Maga, good morning to our friends from the Senate Media. Magandang maga sa inyo. Nice to be back. Gaya ni sinabi ni Ate Selly, galing kababalik ko lang galing sa IPU sa Geneva as the head of the Senate's delegation to the Interparliamentary Union. And but I'm also flying out to Taiwan for the JCI World Congress, no, during Chamber International, because we are meeting for a World Congress again to be held here in the Philippines, particularly Clark, for 2020. Kaya ako pupunta ron. We are going to bid, no, for us, kasi ano rin to, sayang. That's about 4,000 delegates that will be coming here for a World Congress. So sayang din yun. That's tourism also in the promotion of the country. So ayun, kaya I'll be leaving also in a while, no, for Taiwan. Pero andito na kayo before the resumption of session on Monday? Of course, I will be here. I'll be back hopefully by Saturday. Now, pagtapos ng bid natin in the JCI World Congress, we'll be coming back right away. Sir, sa first issue natin, the Supreme Court has issued TRO to prevent the further transfer of the remaining 29.9 billion pesos mula dun sa total na 89.9 billion excess fund ng PhilHealth. Any comment on that, sir? Well, that's a very welcome development, no? Of course, as the principal sponsor and author of the Universal Healthcare Act, of course, I would like to give priority to the implementation of UHC, no? And a big factor in the success of its implementation is PhilHealth, no? Na, because that's the primary agency that is tasked to implement the UHC. And ang ano rito kasi, ang naging controversial tong 89 billion na that was declared as an excess funds, although nandun kasi sa GAAD at the Department of Finance may tap excess funds of GOCCs and other agencies for other priority programs. But for me, it's in the law that the funds should be used solely for the benefit of the members, which is ang ibig sabihin, lahat ng Pilipino ngayon ay considered a member, so dapat unahin muna ang benefits sa members and to cover, no, the expenses and the medical needs of our of the people. So hindi rin natin masisi ang DOF because there are priority programs, yung mga park naka-park na funds, they would like to access to fund the priority measures. But ang ano rito, yung PhilHealth, why would they declare an excess fund of 89 billion? Eh ngayon po, ang dami pa rin nahihirapan sa medical bills, di ba? While people are still struggling to pay the medical expenses, there are still hospitals that haven't been paid. Yung premium natin, no, hopefully, when we pass the UHC amendment, we will be able to adjust it to a lower rate para naman maka-recover tayo because of the pandemic. But not until that is passed, that the least that PhilHealth can do is to cover all Filipinos, because we are already, napo-frustrate ako kasi as the sponsored author of the Universal Healthcare Act, we are already entering the fifth year of implementation of the UHC. It's a 10-year program, it's a work in progress, but by this time, it should already be felt by most of the Filipinos, no? Kasi nasa ano na tayo eh. Nasa going fifth year, and our intent is to give access to good quality healthcare for all Filipinos without the financial burden. Yan ang intent ng law. We have to lower the out-of-pocket expenses. So, bakit ka magdedeklara ng 89 billion gayong napakarami pang Pilipino ang nahihirapan bayaran ang kanilang medical expenses? Ang nakakalungkot dito, at Selly na, receive so many information, mga complaints, na halimbawa, 500,000 inabot yung medical bills. Ang sasagutin lang ng PhilHealth, 12,000, 15,000. Parang hindi mo naramdaman. Kung sinagot man lang 30%, 40%, o even 50%, ang laking bagay sana nun. Meron pa ako nakita, billing, 100,000, sinagot, 8,000. Ba't naman ganon? That's not. I like to remind PhilHealth that we are not a private, they are not a private corporation na kailangan may profit, na may savings at the end of the year. We are a government agency, a service agency, aside from a health insurance agency. Kailangan natin ubusin yan para sa
benepisyo ng miyembro, di ba? So, why will you declare an 89 billion excess fund when there are people who are still struggling to pay the hospital bills? There are hospitals that haven't been paid. Yung benefit packages natin, maganda pakinggan, pero hindi nyo naman sinasagot lahat. So, yun. That's why I'm very, I welcome the TRO of the Supreme Court on the excess fund of PhilHealth, no, that will be transferred supposedly to the National Treasury. Mm-hmm. I'm hoping, that's why I'm calling also on our counterparts in the House of Representatives to prioritize already the amendment of the Universal Healthcare Act, which includes, of course, yung adjustment to the rates, no, na ibababa yung rates, and second, reiteration that PhilHealth's funds should only be used for PhilHealth and health purposes, that it cannot be realigned for other purposes. So kasama na po yun, yung reiteration ito sa UHC amendments. Sir, since yung TRO uncovered lang yung remaining 29.9 billion pesos na hindi nata-transfer, are you still hoping or may chance na pa kaya na mahabol yung nailipat na na 60 billion in case na ideklara na unconstitutional ng Korte Suprema yung well, sana ba sana maibalik, no? Kasi nga, ay, of course, sabi na natin may bias ako because my concern really is the implementation of the UHC. Ang gandang pakinggan, siyempre nakakasama rin na loob, nakaka-frustrate that it's really a landmark legislation. But again, we are already in the fourth year, dapat nararamdaman na ito. No? Mm-hmm. Yung iba, iba na maramdam na. No? There are already improvements from almost 60% out-of-pocket expense before its passage. Ngayon, nasa 40 to 45%. No? So, bumaba na. But kung sana maibaba pa natin. No? Mm-hmm. Again, reminder to PhilHealth, being the author, hindi tayo profit oriented, no? Service oriented tayo dapat. Kung meron tayong pondo, dapat yan ginagastos for the benefit of the members. Dapat hindi nahihirapan. Mm-hmm. Ang mga indigents, yung mahihirap, yung mga PWDs, yung mga senior citizen na walang kapasidad na magbayad ng kanilang hospital expenses, dapat inuuna natin sila before declaring an excess or savings. Diba? So, hindi ang DOF may kasalanan dito, I think it's PhilHealth. Kasi bakit kayo magdedeklara hanggat may nahihirapan? So what do you think should be done, sir, to prevent this from happening again, aside dun sa approval ng proposed amendments sa UHC law? Well, yun lang. Sana we stick to the implementation of the law. Nandun naman talaga yun eh, that funds should be used for members, for the benefit of the members, and for health purposes. No, kailangan lang natin i-reiterate yun. Kaya lang nagkaroon kasi nga sagaan ng last year that excess funds of GOCCs can be tapped for other priority programs. Dapat sa akin, sana sa ibang GOCCs, oo, pero yung for health, especially for PhilHealth, for the success of the UHC to materialize, dapat wag na natin sana pakialaman to. So sir, will you make sure na sa proposed 2025 budget, wala nang ganung provision na pwedeng gamitin para ma-transfer ang excess fund ng PhilHealth? Particularly for PhilHealth, no? Kasi nga, work in progress pa ito eh. Dapat kung fully implemented na to, that's when we all, doon lang natin siguro sabihin na dapat itong pakialaman. Wag natin sanang pakialaman. Because we are still in the process of maraming birth pains and all, pero sana naman, hayaan natin. Let us give the Universal Healthcare Act a chance. It's a landmark legislation that's really intended to ease the burden of the ordinary Filipinos. Kasi kaya nga ako talaga, one of the reasons that I really wanted to make it back to the Senate nung nawala ako, mm-hmm, is to really monitor and itong implementation ng UHC, no? Kaya nga siguro ay as the principal sponsor and author of this measure, I will use the oversight function, mm-hmm, no? And review already yung on the where are we now in its implementation, no? But what are the adjustments that need to be done? Ano yung mga kinakailangan natin, no? Ba't nagkakaganito, no, ang implementation na dapat sinasagot talaga. Doon ako nag-ano eh, nakaka
Sorry po, pero nakakalungkot, nakita ulo na makikita mo ang laki ng bill, 1,000, tapos kakapiranggot ang sinasagot ng PhilHealth. So, it's PhilHealth and the Health Technology Assessment Council. Sa UAC kasi meron tayong HTAC na tinatawag, composed of specialists and experts who will determine kung ano dapat ang sagutin. Yung mga case rates, lahat sila po specialists kasi hindi naman tayo public health specialists. Sila dapat, what have they done? Anong ginawa nila in the course, no? HTAC and PhilHealth, anong pinagagawa ninyo in the past 3 or 4 years na dapat naramdam na ito ng ano, na ating mga kababayan. Sir, meron bang violations yung PhilHealth dun sa pag-transfer ng fund? Considering na nasa batas na yung PhilHealth funds ay hindi pwedeng gamitin sa ibang purpose. Dapat lang itong gamitin para dun sa mga PhilHealth members? Yes, I would say, siyempre, may bias ako dahil ako ang sponsored author. From what I know, it's that the funds of PhilHealth should solely be used for its members' benefits or for health purposes. Mm-hmm. So, yun, hindi ko alam kung anong gusto anong gusto ng PhilHealth leadership now. Bakit kinakailangan? Nagpapagunshot ba sila? Nagpapasigat na meron tayong profit, meron tayong excess funds, pinagmamaya. Hindi dapat natin pinagmamalaki yun. We are not, again, hindi kayo private corporation. Dapat pag gobyerno, inuubos yan for services. Di ba? Hanggat meron pang nahihirapan magbayad ng hospital bills, we are not successful yet. The only time that you can, siguro, pagbibigyan natin, mag-declare sila ng excess funds. Pag lahat satisfied na hindi nahihirapan. Ang dami lumalapit pa rin sa atin, sa politiko, sa kung kani-kanino, lumalapit. Yung ordinaryong mamamayan dahil hirap na hirap magbayad. That's the intent of the law. Matanggal nga yung paglapit sa mga, yung patronage politics especially, para nga covered na po sila. Kaya lang ngayon, inaasahan nila yung iba-ibang pondo pa, iba-ibang personalities to help with their expenses. So sir, kung may violation ng batas, sabi nga kasi ni Senator Coco Pimentel, sacred dapat yung funds na ito ng PhilHealth dahil ito'y mula sa mga miyembro ng PhilHealth. So kung may violation sa batas, may dapat bang managot from PhilHealth? Well, the last time I called for a revamp, no? Sabi ko nga, kung hindi successful, siyempre, nakakaano, di ba? Proud na proud tayo sa UAC, pero kung ganito naman ang performance ng primary agency task to implement, siyempre, they have to be accountable, di ba? So, leadership, revamp, kailangan leadership change. We have to rehab, revamp, PhilHealth. Kung hindi, if they do not, if they cannot perform up to par, if they do not shape up, hindi kinakailangan talaga ng pagbabago, no, from ng leadership ng PhilHealth for a fresh start. So, magagaling yung initiative from the executive dapat yun, sir, yung revamp ng PhilHealth? Of course, it's the president, it's the executive who appoints, no, the heads of the different agencies, no? So yun, kung hindi pa talaga mag-perform by end of the year, kung hindi pa mag-shape up, ay dapat siguro magkaroon talaga ng leadership change sa PhilHealth. So naalala ko, sabi mo baka mag-file ka ng resolution seeking Senate inquiry tungkol nga dito sa performance ba o leadership ng PhilHealth. Nag-file na po ba kayo? Siguro yung oversight function na natin ng ng Senate on the implementation of UAC. That would include the performance already of PhilHealth, DOH, and other agencies concerned that is tasked to implement the Universal Healthcare Act. So, tignan natin that we will assess kung ano po naging performance sila in that investigation. So, sir, itong pag-issue ng TRO ng Supreme Court, parang indication ba ito na may chance yung mga petitioner dun sa kanilang panawagan na madeklarang unconstitutional yung a transfer of funds? Well, that's very welcome, and of course, there would be a chance kasi talagang nag-TRO na ang Supreme Court. So, to hear the side of the petitioners is already a step forward, no? In our quest so that the PhilHealth funds would remain for health program, especially for UAC implementation. So, the mere fact na may TRO, may nakitang merit yung Supreme Court? Definitely. So, I'm very, I would like to, I'm very
it's a very welcome, and of course I'm very happy that the Supreme Court at least gave merits, no, to the petitioner's move, no, for itong ano, para hindi na po magalaw po itong remaining excess funds of PhilHealth. Any related question, Raymond? And then Aaron? And then RG? Okay. Hello. Good morning, sir. Yun lang sa ano, kasi di ba, yung budget ng PhilHealth, they are asking for another, I think about 76 billion ba for next year para sa subsidy. Ano to, dapat ba silang bigyan considering na hindi nga nila ginamit itong 89 billion kaya pinalipat ng DOF from PhilHealth napunta sa National Treasury, Senator? Well, yan po yung ating busisiin itong budget. We'll start already plenary debates, no, on Wednesday, next week yata. So PhilHealth has to answer all of this, no? Why are they asking for subsidy? And then magdedeklara sila. Diba? We will, kami, I think we, the Senate, or we will be willing to give subsidy as long as kailangan talaga. Kung kinulang sana talaga, para lang at least makagaan ito rin sa mga beneficiaries or patients, no, that are in need, then we are most willing. But now, parang they will be asking for subsidy, they will declare that there is excess, parang hindi consistent, eh, di ba? Ba't ka pahingi ng subsidy, magde-declare ka, tapos hindi mo gagamitin for the implementation of Universal Healthcare Act. So, they really have a lot of explaining to do. Talagang malaki ang responsibility ng PhilHealth being the primary agency tasked to implement the UHC. Ang ganda ng batas ng UHC. No, kaya lang, people have to rely on other programs. Maaib, malasakit. Dapat sana, kung nandun na yon sa, kung malaki-laki ang sinasagot ng PhilHealth, dapat hindi natatakbo kung saan-saan ang mga pasyente. No? Yun nga yung iniiwasan natin. Eh. Yung pumipila doon sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko, yun ang gusto natin mawala. Na dapat, pag na-hospital, automatic nandun na. Nakabawas na o nandun na yung assistance sa gobyerno, dapat ramdam na ramdam na. Okay, Aaron. Good morning, Sen. Sen Aaron po from SMNI. Sen, being the primary author po, no, ng Universal Healthcare Law, meron na po ba kayong naisip na particular provision na maaaring yung idagdag or baguhin just to compel the PhilHealth na yung mga assistance po nila ay mas maramdaman ng mga Pilipino? Well, there's ano eh, kasi sa law, we are, you know, even if we are authors, we are not health experts. That's why we, in the law, there is what you call the Health Ethnology Assessment Council. These are a panel of experts, public health practitioners, specialists. Sila yung mas nakakaalam eh, kung ano yung dapat. They will determine the benefits, kung magkano ang dapat na ibigay, yung case rates, no? Mas alam po nila ito kaysa sa amin. So, anong ginawa nila in the past 4 or 5 years of implementation? Diba? Sasabihin ni PhilHealth, eh kasi ito lang yung case rate, dito lang sila pumasok. Eh dapat si HTAC ang nag-ayos nun. DOH and PhilHealth, no? Sila'y nag-usap-usap. Na dapat, pag merong na-hospital na ganito, complicated, dapat isama na. Diba? Minsan, ang bigat, 500,000, sasabihin nila, ito lang yung pwedeng ibigay. Parang ang labo eh. Diba? Kasi ito lang yung pumasok. So, nagkulang talaga sila. So, that's why I would want, hopefully, when we resume, I know it's budget season already, I would like the oversight function na mag-ano na natin, no? Gamitin natin yung oversight function natin on the implementation of UHC. So that we can determine, sino ba nagkulang? Si HTAC ba? Si PhilHealth ba? DOH? Sino ba nagkulang sa mga agencies? No? So, there is still time, but we have a lot of catching up to do. Kasi nasa 5th year na tayo, dapat ramdam na ito eh. So may natutulog dito. It's either HTAC or PhilHealth. Again, hindi ang National Health Insurance, alam naman natin ang insurance, kung makakataka sa mga claims para tumaas yung profit, di ba? Ganun naman, yun na private. Eh, hindi tayo private.
PhilHealth is public, no? Again, reminder, pag gobyerno ka, kung may pondo ka, dapat yan hindi savings, ginagastos yan para sa serbisyo. Ganun ako, nung mula nung mayor ako, talagang hindi natin pagmamalaki, dapat na may surplus tayo, dapat yan ginagastos for services. Sir, may patanong lang, ay meron ka pa, Aaron? No more. Ano lang po sana, sir? Meron po ba silang, kumbaga, parang, meron po ba silang yearly report, like, meron po ba silang yearly report, sir, kung paano nakaka-apekto sa kanilang yung UHC? Like, kung paano nila, yung nagagastos nila for the UHC? Well, kasi pag merong hearing, investigation, si PhilHealth President, ang ganda ng ano eh, parang very rosy, no? Kinikwento niya lahat ng benefit packages, parang nagawa nila, eh, nasa batas yun eh. Yung Z-benefit packages, yung complicated diseases, no? Yung mga, nag-level up naman talaga, halimbawa, ay, for kidney transplant, may 600,000, open heart bypass, 500,000, breast cancer from 150 to 200,000, pag severe pneumonia, 300,000, nag-level up naman talaga yung packages, pero bakit hindi nyo binibigay? Di ba? Ang daming lumalapit sa amin. Nakikita ko, siyempre, nakaka-dungkot, nakaka-frustrate. Dapat sinasagot nyo, kung 30%, 40%, ang laking bagay na sana, much more, kung kalahati man lang, masagot nyo. Kung malaki, ang sarap, siguro, ang sarap ng pakiramdam ng mga kababayan natin, kahit papano, yung pinapasa nila, sinagot ng PhilHealth, ng gobyerno ng kalahati, no? Or majority. And that's the intent of the law. Kaya nga, sino ba natulog dito? Di ba? Sino natulog dito? Sa HTAC ba? Si PhilHealth? Mm-hmm. Na hanggang ngayon, struggling pa rin ang mga nauospital. E yan nga yung intent yan. Kaya nga, you know, one of the reasons that I push for this law, in my experience as a local chief executive, nung mayor ako, na nakikita natin yan, sa pag-ikot ko sa barangay, nauubos ang ipon, hirap na hirap, nasasanla lahat na kababayan natin pag mayroong na ospital, lalo na kung komplikado, may nagda-dialysis, may cancer. Napakabigat talaga ng medical expenses. That's why this is really an ambitious measure, but we tried. No? We are trying to make it work. No? Kaya naman to eh, kung magtutulog-tulog, kung hindi tutulog-tulog si HTAC at si PhilHealth. Eh. No? Aside from PhilHealth's revenues from the members, yung syntaxes, no, na revenue will be used for indigents, for PWDs and senior citizens, so makukover sila na dahil dito at yung subsidy pa kung kukulangin pa. So there is no reason for PhilHealth and HTAC not to cover everything, kasi nga lahat ano eh, we made sure that bases are covered. Ayaw naman natin ipasa itong UHC, universal healthcare, ang ganda pakinggan, kung walang funding, di ba? We made sure that there is adequate funding. Ambitious, pero I think it can be done. So, dapat lang, hindi sila tutulog-tulog. May tutulog-tulog dito eh. So, they have to be answerable for this. So, sir, from Mean Los Baños, na-mention nyo kasi na instead of filing Senate resolution, seeking Senate inquiry oversight na lang. So, magkakahiring daw ba or mag-investigate sa UHC implementation para malaman sino ang hindi nagpe-perform? Kung magkakandak ng hearing kailan after the budget deliberation daw po ba? Yun nga, magsisimula na kasi yun ang problema sa plenary budget debates would start already Wednesday. So, kaya lang, ba-budget, dapat din natin tingnan kung how the agencies are performing. So, tingnan natin, baka even during the budget debates in the course, pwede rin po natin sigurong tignan yung accountability and performance ng PhilHealth and other agencies that is tasked to implement the UHC. Pero kung tapos na yung budget, sir, yung oversight nyo, magkahanda, papatawag yun ng hearing? Oh, definitely, because we do not want a repeat of this again, no? Mm-hmm. Na magdedeklara ka ng excess funds, gayong dami pa rin hirap na hirap magbayad, parang may mali dun. Hindi parang, mali talaga yon. So we do not want a repeat of that. That's why we would like to conduct an investigation. If not, pag-isipan natin, o yung oversight function na natin on the implementation of the UHC. RG, okay na? Okay. Raymond, and then Nimpa. Sir, doon lang sa sense of urgency na yun, di ba, for the poorest of the poor, itong people's fund. Pero,
ang tagal na naglalabas ng TRO, January 2025 yung oral argument. So parang di ba dapat medyo mas bilisan para the earlier na ma-resolve ito, much better for the members sana. Well, definitely. But again, we just have to ano kung ano na to eh. It's judiciary, nasa kamay na yun ng judiciary. We cannot influence that, no? Siyempre, we have to respect the co-equal branch of government, no? Nasa kanila po eh. But I'm hoping that it will be resolved very soon. Again, para for the benefit of the members. Kasi nga, sana mahabol pa natin na yung whatever we can save para nga mas magastos ito sa mga beneficiary, no? Lalo na ngayon sa mga pasyente. Ang concern ko talaga, which is really bothering me, yung pong mga lumalapit sa opisina, those are who are seeking assistance to pay for their medical bills. So, syempre nakakalungkot, di ba? Dapat by now, ramdam na po yan. So, yun, sana kumasave pa natin para ma-prioritize natin yung mga beneficiaries. Kanina sa interview sa sulat ng the lawyer, lady lawyer ng Department of Finance, di ang insisting kasi na hindi naman daw yung premium to contributions yung affected, kundi ito yung government subsidy. At may sapat naman daw pa rin na pondo na maiwan ang PhilHealth to finance or to pay for the hospital. Well, kasi po, yung UHC fund, isa na lang po yan. Whether it's the members, galing po sa membership subsidy, yung pong subsidize din natin sa indirect contributors, which are the senior citizens, PWDs, and yung indigents, yung mga walang kapasidad. Isang pondo na lang yan eh. No? Yung po yung galing sa syntaxes, PAGCOR, PCSO funds, sinama na nga na po natin yan sa, for one universal healthcare fund. So, unahin muna natin. Again, it's PhilHealth's fault. Siyempre si DOF, hindi mo masisiya, naghahanap ng pondo yan to fund the priority programs of the administration or of government. So si PhilHealth talagang may ano rito, may sala. Ba't kayo magdideklara ng excess funds ngayon? Napakarami pa ang dapat bayaran, dami pang dapat na bigyan assistance. Again, not until we are satisfied na wala nang nahihirapan magbayad sa hospital bills, pag hospital din, bayad na. Eh ngayon, hirap na hirap pa rin eh. Di ba? Eh 500,000, sasagutin mo 12,000. Eh di pag, saan nila bubunuin yung almost 300, almost 400,000 pa? Di ba? Eh dapat yung konti na lang ang binubuno nila. Dapat sinasagot natin yung malaki. So, unahin muna natin. Dapat wala nang nahihirapan na magbayad ng bills bago natin ideklara na meron tayong savings or excess funds.